Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinimok ng Philippine National Police o PNP ang security agency sa mas higpitan ng seguridad sa transport terminals kasunod ng pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP Supervisory Officer for Security and Investigation Agencies o PNP Socia Chief Brigadier General Gregorio Bonyalbal, magpapalabas siya ng advisory sa lahat ng security agencies na magmamando sa iba't ibang terminals upang kanilang paigtingin ang visual inspection para higpitan ang mga pumapasok na bagahe sa mga sasakyan. Binigyang diin nito na katatapos lamang nilang ma-inspeksyon ng K-9 units na nakadeploy sa bawat terminal kung updated ba ang mga ito sa training at kung kaya pang makadetect ng unwanted baggages gaya ng pampasabog. Nabanggit din nito ang paggamit ng iba ng metal detectors bago ikarga ang mga gamit ng pasahero sa sasakyan. Saad pa niya, maaring maharap sa multa at masakdal ang security guards at kanilang ahensya kung mapapatunayang may naging kapabayaan ang mga ito sa trabaho. Matatanda ang noong November 15 nang walang habas na pinagbabarin ng dalawang lalaki ng malapitan ang mag-live-in partner na pasahero ng bus habang binabaybay ang bulubunduking daan ng Barangay Minuli sa Caranglan, Nueva Ecija. Inilunsad ng mga miyembro ng iba't ibang civil society organizations ang Atin Ito Concert, isang Christmas fund drive concert para sa frontliners sa West Philippine Sea o WPS. Sa press launch, kasama si Senator Riza Ontiveros, inanunsyo ang pagdaraos ng konserto sa November 29 sa University of the Philippines, Diliman, bahay ng alumni at dadaluhan ng ilang mang-aawit gaya nina Ebe Dancel, Noel Cabangon at ng ilang banda gaya ng Six Cycle Mind, Autotelic at Grace Note. Layon nitong makalikom ng pondo at makahikayat ng mga Pilipino na mag-donate ng salapi o in-kind sa Christmas resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon sa Atin Ito Coalition, magsisimula sa December 5 ang Christmas Convoy Civilian Supply Mission to the West Philippine Sea na lalahukan ng 40 civilian boat na magbumula sa El Nido, Palawan. Saad pa ng koalisyon, sa kabila ng paghimok ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na huwag ituloy ang civilian mission dahil sa maaari nitong mapalala ang tensyon sa lugar, nanindigan ang mga miyembro na tuloy ang plano at dapat ay inormalisa ang civilian voyages sa WPS. Partikular na sasadyain ng misyon ang Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Pinasinayaan ng Lyceum of the Philippines Manila ang kanilang kauna-unahang e-sports arena sa Intramuros Campus kahapon November 20. Tampok ang state-of-the-art sound system, lighting, production room at green room for streaming at inilarawan ito ng universidad bilang arena with a twist of education. Isa kasi ang LPU sa unang institusyon sa edukasyon sa Pilipinas na naghahandog ng e-sports bilang academic degree sa kolehiyo at ilalaan ang naturang pasilidad upang magamit sa darating na digital broadcast sa ilalim ng Bachelor of Science e-sports program nito. Parte rin ang pagpapatayo ng LPU Esports Arena sa pangako ng universidad na makapagdala ng inobasyon at makapagbigay sa mga estudyante ng platform upang mahasa ang kanilang talento at kaalaman sa gaming industry, partikular na sa esports. Ang esports o electronic sports ay isang klase ng kompetisyon gamit ang video games. Ilan sa mga sikat na esports games sa Pilipinas ay ang Mobile Legends, Dota, Valorant at League of Legends, Wild Rift. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.